Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Lawrence Garyando, Genchula Cheng, Edito Kalaguy, Jude Andan, Muhammad Amil Asani Sr., Amo Marlo, Joel Semar, Rodelio Gomez, RG Bueno, Michael Awaw, Fighter Lalap, and Patrick Ular. Former Barangay Hinebra player, ano nga ba itong medyo nakakalungkot na update patungkol sa kanya? And sino nga ba itong mahusay din na pumalit kay Calvin Abueva sa listahan ng Phoenix? And syempre, PBA latest update tayo mga ka-teammate patungkol sa mga mangyayari sa PBA bubble. So ang lahat nga ng yan mga ka-teammate ay ating iisa-isahin talakayin. Syempre, bago ang lahat, huwag nyo din pong kakalimutan i-like or i-follow ang ating Facebook page na ka-teammate. So unahin nga natin mga ka-teammate ang patungkol dito sa pagbubukas muli ng PBA. So another good news nga mga ka-teammate dahil start of October 11, 2020 ay araw-araw na nga daw po nating mapapanood ang ating mga paboritong koponan sa PBA. So ito nga po ay mapapanood natin ang mga laro sa TV5, PBA Rush, One Sports and Live Streams. So magsisimula nga ang laro ng first game 4 PM to 6 PM. Ang second game naman ay 8 PM to 10 PM. So mangyayari nga daw po mga ka-teammate, yung venue will be sanitized matapos ang first game. So yun nga po ay yung 2 hours break. Kaya naman bilang opinion nga dito mga ka-teammate, habang papalapit na nga po ang muling pagbabalik ng PBA, ay talaga namang nakaka-excite. And patungkol naman sa kanilang game, ay napakaganda nito. Dahil araw-araw nang may laro ang PBA at maraming fans na naman ang malilibang. Dahil tulad ngayon, dumaraan tayo sa pandemic, so maaari nga itong isa sa makapagtanggal stress ng iba, diba? So support lang tayo palagi dito sa PBA. Sumunod naman ay patungkol dito sa Phoenix player na nagbalik. So ito nga mga ka-teammate ang pumalit sa pwesto ni Calvin Abueva. So ito nga mga ka-teammate ay si RR Garcia. Sa ngayon nga pong walang Calvin Abueva tayong makikita sa bubble, kumuha nga ng isang free agent etong Phoenix upang makompleto nila ang kanilang 15-man rosters na isasabak nga sa Clark Pampanga sa PBA bubble. So last Friday nga po nang binigyan ng Phoenix Super LPG Fuel Master ng extensions etong 5'11 guard na si RR Garcia. So kung matatandaan nyo bago nga napunta ito sa Phoenix, ay nakapaglaro nga muna din ito sa TNT Katropa at binitawan nga rin siya ng TNT Katropa noong taong 2018 at yun nga nawala na siya ng koponan. So, sa free agency nga rin kinuha ng Phoenix etong si RR Garcia noong nakaraang season. So kung matatandaan nyo, Global Port nga po mga ka-teammate ang nag-pick dito noong taong 2013 sa PBA Rookie Draft. So bukod nga sa Batang Pierre, ang ilan nga sa koponan na napaglaruan nito ay tulad ng Barako Bull, Star Hotshots, San Miguel Beermen, and TNT Katropa. So bilang opinion mga ka-teammate, sa tingin nga natin dito maganda ang timing ng pagkakahugot nila dito kay RR dahil marami nga ring experience na talaga ito sa laro. At bukod doon, kung babalikan nyo yung mga laro nito noon, ay 3-point shooter nga rin ito. At maaaring magamit ito ng Phoenix lalo na pagdating sa mga run and gun system. Kaya naman, Calvin Abueva out, RR Garcia in. And sa last nating topic, patungkol naman sa former Barangay Hinebra guard, ay medyo nakakalungkot lang ang nangyari. Lalo na siguro kung isa ka sa mga fans or tagahanga niya. So ayon nga sa isang saad na itong agent na si Charlie D, eto nga daw 35 years old, ay walang kumuha from the free agent list. So nagkaroon na nga po mga ka-teammate ng final submission ng lineup ang bawat koponan na pupunta sa bubble. Pero sa kahit sa ang team nga doon ay walang pangalan ni Sol Mercado. Dahil kung matatandaan nyo, nagbigay nga noon ng liga ng initial date kung hanggang kailan ang pagpapasa ng lineup. At nung una nga ay nung September 23.
Pero ini-adjust nga dahil ginawa nga nila itong September 25 dahil na nga rin sa pagkakamove ng season sa October 11. Kaya naman, hindi nga tayo makakakita ng isang Sol Mercado sa paparating na muling pagbabalik ng PBA season sa Clark. So in my opinion mga ka-teammate, sana naman ay may kumuha pa din or magtiwala na koponan kay Sol banda-banda dyan dahil malakas at maligsi pa nga rin naman siya. At hindi mo makikita sa isang 35 years old yung kakayanan na nagagawa niya tulad ng pagiging defensive stopper and creative shooter. So ito nga po muna mga ka-teammate, ang ating sports pasada.